You're listening to Manna for the Day. Magandang araw po. May mga bagay na napakahalaga sa atin. Maaring isang kagamitan na kung wala ito ay mahirapan tayong kumilos o magpatuloy sa ating daily chores. May naisip ba kayong bagay na napakahalaga sa inyo? Si Steve Laman na may cerebral palsy ay totally dependent sa isang motorized wheelchair para makagalaw at sa isang computerized voice device para naman makapag-communicate. Ang dalawang bagay na iyon ay he can't do without at dahil doon ay nakapaglilingkod siya sa ating Panginoong Diyos. Sa pamagitan ng pagsusulat ng mga devotionals, siya ay contributor sa Words of Hope. May isang pastor na isa ring tricycle driver na umaasa lamang dito at minsan ay nasira ang nag-iisang katuwang niya sa paghahanap buhay. Paano na kaya ang panggastos nilang pamilya sa mga araw na hindi pa niya magamit ang tricycle? Sa tulad kong may karamdaman, napakahalaga naman ang aking gamot para tuloy ang buhay. Dapat ay on time ko ito iniinom dahil kung lumampas sa tamang oras, ang aking energy level ay bababa na at ako ay manghihina. Sinusulat ko on a daily basis kahit paulit-ulit ko na itong ginagawa, ang oras na ako ay uminom ng gamot para siguruhin na magiging maayos ang aking pakiramdam sa buong araw. Lagi rin akong may dalang gamot sa aking bag. Minsan na inabot kami ng matagal sa hospital at hindi sapat ang dala kong gamot at nagkataon naman na hindi ito available kahit sa ang pharmacy na malapit. Kaya nagmadali kaming umuwi para maibsan ang panghihina ko. At nang nakainom na ako ng gamot, ay naging maayos na muli ang kalagayan ko. Ganyan ang dependence ko sa gamot. Pero higit ang dependence ko sa ating napakabuting Diyos upang patuloy niyang dugtungan ang aking buhay. Bago ako matulog ay umuusal ako ng panalangin ganito, Lord, please give me another day to live. May mga pagkakataon na I'm totally weak at alam ko na I can only cry out to God who will sustain me and will give me strength. Ang sabi sa Psalm 121:4, Behold, he that keepeth Israel will neither slumber nor sleep. I know that in my weakest moment, I can call upon him anytime and he will always listen to my pleas. Sa sulat ni Haring David sa Psalm 26:3 ay sinabi niya, For I have always been mindful of your unfailing love and have lived in reliance on your faithfulness. Pansinin natin na kahit ang isang haring tulad ni David ay umaasa lamang sa katapatan ng Diyos. Sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, he was totally dependent on God. Noong mag-diagnose ako with Parkinson's disease, ang sabi ng doktor ay mag-manifest ito after 8 years. It is a kind of degenerative ailment na ang ibig sabihin ay unti-unting mag-decline ang aking body movements dahil sa impairments sa part of the brain. At true enough, I see myself getting weaker if not worse as the days go by. With these conditions, I am very grateful to Him because I can totally depend on Him. I know that He will renew my strength, give me peace through the night, and will grant me joy in the morning. Oh, I'm grateful because I have a great God who will see me through all the days of my earthly life. And what else? I have the love and care of my husband and children. Tulad ng sinabi sa Psalm 73:26, My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. May we receive grace and mercy this morning. And that was our Manna for the Day. Subscribe and follow our social media accounts for more content and be updated with Maureen Christian Fellowship.